Insekto na kayang pabagsakin ang ekonomiya ng maraming bansa? Yan ang ating tatalakayin. Sa video ng ito, malalaman natin kung anong klaseng insekto ito. San nga ba ito nagmula? Ano-anong mga bansa ang apektado? At gaano nga ba ito katindi maminsala? Mga pre, hindi pa tayo nakakabangon sa banta ng COVID-19 pandemic. May panibago na namang suliranin o problema ang haharapin ng mga tao. Pero bago natin simulan, kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe na at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang gaya nito. Dahil sa ating channel ay nag-a-upload tayo ng 2 hanggang 3 beses kada linggo. Wala kang babayaran dahil sa channel na ito, libre ang matuto. Simulan natin. Tinawag itong locust plague. Kung titignan natin ang Biblia ay naranasan na ito noong unang panahon. Ito ay uri ng insekto na nanggaling sa pamilya ng mga tipaklong. Hindi naman ito delikado o nananakit ng tao. Ngunit napakalaking problema nito sa agrikultura dahil kaya nitong ubusin ang lahat ng pananim sa iisang lugar. At kaya nilang magpalipat-lipat sa iba't ibang bansa. Napakabilis nitong magparami at tinatayang milyon-milyon na ang kasalukuyang bilang nito. Hindi nito titigilan ang isang lugar hanggat may nakakain silang gulay o halaman dito. Sinabi sa pag-aaral na una na silang naminsala sa Africa. Kinalaunay lumipad sila papuntang Iran, Pakistan at ngayon ay pinapasok ang bansang India. Sinabi ng pamahalaan ng India na may posibilidad na ito raw ang pinakamatinding pamiminsala sa history. Napakalaking hamon ang hinaharap ngayon ng mga nasabing bansa. Dahil sa kasalukuyan ay hindi pa tayo nakakaahon sa pagbagsak ng ekonomiya dulot ng COVID-19 pandemic. At ngayon ay may bago na namang namiminsala sa agrikultura. Noong nakaraang linggo lamang ay naglabas tayo ng impormasyon patungkol sa pagbagsak ng ekonomiya ayon sa mga eksperto. Kung hindi nyo pa napapanood ay ilalagay ko sa ibaba ang link description at maaari nyo itong balikan. Para naman maging handa kayo sa mga posibilidad na mangyari dulot ng mga sakunang ito. Balik tayo sa main topic. Sinabi ng Ministry of Environment, Forest and Climate Change na base sa kanilang pag-aaral ay sobrang napaaga ang pagdami ng pesteng ito. At sinabi rin sa kanilang pag-aaral na ang mga pesteng ito ay makakarating sa India sa mga susunod na buwan pa. Komento naman ng pamahalaan ng New Delhi, ay nakaapekto sa pananaw ng politika ang mabilisang pagdami nito. Dahil bago pa dumami ang mga pesting ito, ay nag-alok na ang bansang India sa mga kalapit nitong bansa ng sarili nitong pesticides. Bukod tanging tumanggi ang Pakistan at kinalaunay na pag-alaman na nakipag-ugnayan sa China upang kumuha ng mas murang pesticide. Dahil sa paniniwalang mas makakamura at mas mabisa ito. Parang Pilipinas din pala, ano? Sinabi rin sa pag-aaral na kapag hindi napigilan agad ang pagdami ng mga pesteng ito, ay maaari pa itong kumalat sa iba't ibang bansa. Sa katunayan, hindi bababa sa 35,000 katao ang nagugutom araw-araw o higit pa. Kung titignan ulit natin ang Biblia, ay isa ito sa mga 10 salot na naranasan noon. Sa kasalukuyan naman ay wala pang eksaktong pag-aaral kung hanggang saan pwedeng umabot ang mga mapaminsalang pesteng ito. Pero isa lang ang sigurado na nahaharap sa matinding krisis ang mga bansang nadaanan nito.
ipanalangin na lang natin na huwag naman sana itong maranasan ng Pilipinas. Dahil tayo ay nasa third world country. Ibig sabihin, pag mas mataas ang kakulangan ay mas mataas ang tsansa ng krimen. Yun lamang po para sa videong ito. Maaaring i-like o dislike kung hindi mo nagustuhan. Para magkaroon din ako ng ideya kung anong klaseng video ba ang dapat nating bigyan ng pansin. Maaaring mag-iwan ng comment o suggestion para sa mga susunod nating topic. Muli, ito si Mr. Pantas. At sa channel na ito, libre ang matuto.